dahil copyright ka, no? So paano nga ba natin maiiwasan magkaroon ng copyright sa ating mga vlog? What's up, Junior? It's me, Arps here. Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video. So for today's video, pag-uusapan natin paano natin maiiwasan mag-copyright. So, bagong lahat, intro muna para kunwari vlogger. Naman natin kung gaano kahigpit si YouTube at kung gaano siya katindi pagdating sa copyright. As in, kahit ilang segundo pa lang, nade-detect niya na agad. Pero pag in-upload mo naman yung vlog mo sa channel mo, pwede mo naman siyang i-edit. Pero parang ang hassle, diba? So kung pwede naman nating iwasan, bakit pa natin hindi gawin? So ito yung parati kong ginagawa para maiwasan at kung may nalabag na batas nga ba ako ni YT. So alam ko yung iba, alam na to. Pero kung di mo pa alam, just keep on watching. Mahirap lang kasi kapag na-upload mo na, tsaka mo lang malalaman na na-copyright ka pala. Tapos umani na siya ng views, nagkaroon na siya ng watch time, tapos i-delete mo lang nang dahil lang na-copyright ka, sayang naman. So ito yung ginagawa ko. Sinusure ko muna na na-upload ko siya in private. So tama, isiset mo muna siya in private. So para naman hindi mag-notify sa mga viewers mo na nakapag-upload na kayo. Uy! May upload si Arps! So kunwari, na-copyright kayo. Merong mag-i-email sa inyo ng ganito. So depende na sa inyo kung i-edit nyo pa ito or hahayaan na lang. Deadman na lang. Sa mga monetized na channel dyan, so, kailangan nating kitain yung video natin. Pre, ayaw naming ma-copyright ka ngayon. Intik na buhay to, copyright na naman. Pero sa lahat ng hindi pa money, okay lang naman ma-copyright kayo na music. Pero hanggat kaya nyo, wag ma-copyright, gawin nyo. Napakasimple lang ng technique na yon. So, isiset mo lang siya in private first. Pero syempre, gusto nating maiwasan na hindi mangyari yung mga ganun. So, kung gusto mo ng background music, so, kumuha ka ng music sa audio library sa YouTube. Pero aaminin natin na napaka-boring na mga music background dyan. So although hindi ko nilalahat, pero karamihan is boring. So kapag mag-search ka naman ng no copyright search bar ni YouTube, hindi lahat ng music na may no copyright claim ay pwede mong gamitin. Minsan niloloko lang nila tayo. Paulit-ulit nila tayong niloloko. Kahit nilagay mo na na no copyright claim, ay na-copyright ka pa rin. Ba? Maluloko ka talaga eh. So ang ginagawa ko, chinecheck ko muna yung description box kung pwede ba siyang gamitin for free, kung saan ba siya pwedeng i-download for free, or meron ba akong steps na gawin para magamit siya for free, kung kanino mo siya dapat i-credit, kung sinong tao ang dapat mong i-credit para hindi ka ma-copyright. Nabuhay to, copyright na naman. So madalas kong gamitin yung kay Kevin MacLeod. MacLeod, di ko alam kung paano bigkasin, basta yan, madalas kong gamitin. So ito din yung mga ginagamit ng sikat na YouTuber, like yung prankster na Expected by Plan, yung Jamil, ayan. So kung marinig niyo yung background music ko, hindi yung manok, hindi yung manok ha. Oh, di ba? So, 'yun yung ginagamit ko kay Kevin MacLeod. So, pagdating naman sa sound effects, wala naman tayong problema doon sa sound effects kasi karamihan sa mga nag-upload ng sound effects sa YouTube is pwedeng-pwede mong gamitin. So, lagi mong tandaan para hindi ma-copyright yung ginamit mong music, dapat less than 9 seconds siya. Oo, tama, dapat less than 9 seconds. So kung mapapansin nyo naman yung mga sound effects na ginagamit ko, yung mga patawa, yung mga toings, yung mga quack, so hindi naman siya aabot ng 9 seconds. So hanggang mga 2 seconds lang yung mataas na ginagamit kong sound effects. Sound effects, wala tayong problema. So, para naman hindi ka ma-copyright strike, madali lang naman yan men. Huwag kang mag-upload ng video na hindi sa'yo. Tama, huwag kang magnakaw. Enjoy, ninakaw ang damit ko. So,
maraming salamat sa lahat ng nanood at tumapos ng video na to. So sana may natutunan kayo sa maikling video na to kung paano natin maiwasan yung makapiright. Siyempre, pinaghirapan natin yung mga video natin tapos bigla tayong magkakapiright. So medyo effort, sayang yung effort. So shoutout nga pala kay Nicole Curambao. Shoutout kay Kobe Bunso, andyan, shoutout sa'yo. At shoutout nga pala kay Pretty Vanessa, yan. So, huwag mo kalimutang mag-like and share ng video na to kung nagustuhan mo. At huwag mo din akong kalimutang i-subscribe. Yan, Arp Jr. So, maraming salamat. Make yourself proud. Hashtag, love.